Hello guys, sa video na to, ang pag-uusapan natin ay ang bagong technique kung paano mag-gender ng African lovebirds. Para sa mga African lovebirds lang to ha, tutukan nyo lang yung video hanggang dulo para wala kayong malagpasan. At bago tayo mag-intro, may sasabihin muna ako, maraming nagsasabi na bakit daw bayabas ang gamit kong perch? Dahil ito lang ang madaling gawan ng DIY. At oo, tama kayo na madulas ang sanga ng bayabas. Pero ayan ay dapat kikis-kisin nyo ng liha para gumaspang at para hindi sila madulas. Kikis-kisin nyo hanggang sa mawala yung brown na balat ng sanga ng bayabas para hindi sila madulas. Ayun yung kasi yung nagpapadulas doon. At kung madulas man sila, hindi man sila mababagok, diba? De, joke lang yun. Hindi sila mahihirapan magmate dahil sa sanga ng bayabas. Hindi sila mahihirapan doon dahil pwede naman sila magmate sa lapag ng cage. So optional lang sa kanila ang magmate sa sanga ng bayabas kasi meron namang mas maayos na pagmimita nila. Ayun yung lapag ng cage. So gets nyo na? Gawa na kayong DIY perch gamit ang bayabas dahil ayan lang ang makikita nyo na pwedeng gamitin at pwedeng mahanap kahit saan at pwedeng putulin, madaling gawan. Basta ayan ang hindi din yan masisira ng mga African lovebirds. Hindi agad yan masisira. So, simulan na natin yung intro. Tara na. Let's go. Okay, bago tayo tumutok sa topic natin, dito muna tayo sa question and answer. Konti lang to, sagutin lang natin mga tanong ng ating mga kaibigan. So, unang tanong, pwede po ba ang Pikoy Ferti Bird sa parakeets? Siyempre, pwedeng-pwede. Pwede po ito sa lahat ng klase ng ibon, finch, parakeets, African, kakatiel, pwede din yung maya or kung anong ibon man na nasa paligid, kalapate, pwede. So, basta lahat ng klase ng ibon, pwede yan. Pangalawang tanong, pang-fertile ba talaga ng itlog yung successor pellet? Yes. Bukod sa pampagana, kasi pampagana itong successor pellets. Bukod dun, pampabuhay din po yun ng itlog. Pero syempre, para mabuhay din yung itlog, kailangan limliman ng mga parents. Kaya sila kumakain ng successor pellets para ganahan sila na magmate. Tapos kapag nangitlog, alam nilang mabubuhay yun, kaya lilimliman nila. At ayun ang magiging buhay ng itlog. Kasama na sa vitamins nung nakukuha nila sa successor pellets. Kaya importante ang successor pellets para sa mga breeder natin. Pangatlong tanong, Sir, bakit mas mura ang budgies kaysa sa African lovebirds? Bakit nga ba? Para sa akin siguro, mas mabilis dumami ang budgies. Dahil sabi ng karamihan, kapag ready na daw ang budgie, talagang magpaparami na agad. Siguro kaya ganun, na mas mura ang budgies dahil magaling sila magparami kaysa sa African lovebirds. Pero syempre, sa mga nag-aalaga ng mga African at budgies dyan, parehas na nag-aalaga, ano po ang inyong sagot? Bakit ba mas mura yung budgies kaysa sa African? Comment nyo lang at babasahin namin yan isa-isa. Pang-apat na tanong, ano pong ibon ang high mutation at low mutation? At ano po ibig sabihin ng mute? Ang ibig sabihin ng mute ay, pero kaya natin nasasabing mute para paiksiin yung mutation. Kaya ang ibig sabihin ng mute sa mundong pag-iibon ay mutation. Tapos, ano bang ibon ang mga high mutation? Una, opaline at split opaline. Pangalawa, pale fallow at split pale fallow. May iba na nagsasabi na split ino, ibig sabihin red eye pa rin.
na pwedeng maglabas ata ng Lutino or Albino, di ko sure. Kung mali ako sa split ino, comment nyo lang para maipaliwanag natin sa susunod na video tungkol dito sa mga split ino na to. Okay? So, yung pangatlong ano, high mutation, yung Ewing. Ayun. May ibang mutation na miski isa ay walang opaline, pale fallow, or Ewing, ayun yung mga back-to-back. Ako masasabi kong high mutation ng mga back-to-back kasi solid or pure yung mga ginagawa nilang inakay. So, kapag nagpo-produce sila ng mga inakay, yung mga back-to-back, ayan na yung nasa malinis na yung mga kulay nila, wala nang batik-batik, ganun. May ibang nagsasabi na din na high mutation ng back-to-back dahil nga solid yung mga inakay ng mga back-to-back. Yung ibang ano naman, yung ibang parblo din ay nagiging high mutation, depende sa ganda ng kulay. At minsan, back-to-back din yung ginagawa nilang parblo. Tapos, ang masasabi ko lang na pwedeng maging high mutation sa parblo ay yung turquoise parblo. Napakatingkad ng kulay niya, nakakaakit ng sobra. Kaya ako, para sa akin, masasabi ko siyang high mutation. Pero kung sa iba, ano comment nyo sa turquoise parblue kung high mutation ba siya o hindi. Comment nyo lang, babasahin natin yan. At ayun yung mga sa feature ng high mutation. Tapos kung sa personata naman na high mutation, may ibang gumagawa din na opaline personata at napaka rare nun dahil transmutation na yun. Transmutation na yun sa mga feature. Kaya kung bibili kayo ng opaline personata, kailangan nyong maghanda ng malaking salapi dahil hindi budget meal yan. Walang budget meal na opaline personata dahil ilang taon din yung pre-nagic. So, bawal mo silang baratin na sa opaline personata. Okay? So, malaking budget na umaabot ng 10 mil, okay na yun. Makakabili na kayo ng isang pares siguro. Tapos, meron pa sa personata, yung mga green personata or yung tinatawag nating wild type personata. Nagiging high mutation yung mga green personata or wild type personata kapag malinis yung kanilang collar. Kumbaga, walang bahid sa collar na kulay red-orange or orange, ayan. Matatawag nating high mutation dahil sa ganda ng itsura nila, sa ganda ng kulay. So, isa pa para sa personata, yung mga white collar, wala nang mahabang paliwanag, sobrang linis ng collar nila at kulay puti. Ayun lang. Tapos, hindi ko alam kung matatawag din nating high mutation yung mga long hair na personata. Ngayon ko lang kasi nakita yung mga long hair personata, kaya medyo hindi ko pa alam kung high mutation sila. Sa mga nag-aalaga ng long hair personata dyan, matatawag ba nating high mutation yon? Comment kayo sa video na to para mabasa ng lahat at babasahin din namin yan. Tapos, doon naman tayo sa mga low mutation sa mga fisher. Malalaman nyo agad sa itsura. Lahat ng low mutation ay nagsisimula, syempre, sa mga normal. Ayun yung mga green fisher, mauve fisher, pied fisher, kahit anong pied, clear, heavy, dominant, kahit anong pied, may ibang low mutation. Okay? Tapos, basta yung mga karaniwang kulay lang ng mga fisher, ayun yung mga low mutation lang. Tapos meron din transmutation na fisher x personata. Kung may nakikita kayong mga ibang breeder na fisher tapos kapares niya ay personata, ayun din ay project yon, transmutation, tapos yung iba ay low mutation. May ibang nagka-project na mga opaline na fisher, tapos iba pares sa normal na personata. Ayun ay high mutation. Pero yung dito ay yung mga normal na fisher lang or at normal na personata, low mutation yun. Okay?
Tapos sa personata naman na mga low mutation, kapag madungis yung ulo nila, kapag may batik-batik yung ulo nila, except sa mga opaline na personata. Kasi sa mga unang inakay ng mga project ng opaline personata, may ibang batik-batik yung ulo, yung itim ng ulo nila. Ayun. Kapag di ganun kaganda yung pagkasunog, low mutation. Okay? So, yung tipong nabitin yung pagkasunog, ayun lang ang yung tipong nabitin yung pagkasunog ng ulo, ayun yung low mutation sa personata. Then, ayun lang sa high mutation at low mutation. So, pang limang tanong na tayo, pwede na po ba yung 6x6x10 size nest box para sa African lovebirds? Para sa akin, hindi po. Sobrang liit po niyan, para sa budgets lang po yung ganyang sukat. Dapat ang size na binili mo ay 8x8x10 or 8x8x14.5 o kaya 8x8x16.5. So, ayun, pili ka lang sa tatlo. Pang-anim na tanong, ganun po ba talaga yun? Mas malaki yung babae kaysa sa laki? Yes, sang-ayon ako dun dahil bumabase ako sa size para mag-gender ng African lovebirds. At ngayon, isi-share ko pa sa inyo kung ano yung bago kong natutunan sa pag-gender ng African lovebirds. Tandaan, para sa African lovebirds lang po ito. Panoorin nyong mabuti ha, bawal kumurap. Then, mapapansin nyo, itong lovebird na to ay na-gender ko na to bago ko siya ilagay sa cage. Sa kapa, hen, sa behavior, hen, sa size, hen, dahil malaki siya. And lastly, kapag bagsak yung puwet at buntot. Pansin nyo ba? Pansinin nyo mabuti. Halos nakaupo na siya sa lapag ng cage. Hindi nyo mapansin? Ito pang isa. Itong lovebird na to ay na-gender ko na rin bago ko sila ilagay sa cage. Kapa, size, behavior at yung bagsak ng puwet at ng buntot. Ayan. Dapat pansin nyo na yan dahil yung nasa kaliwa ay halos nakaupo na sa lapag ng cage. At yung nasa kanan, yung cup, na mataas ang puwet at buntot. Gets ba? Gets nyo na ba? Magigets nyo yan kapag nag-observe kayo ng matagal sa inyong mga alagang lovebirds. At si Maha naman ay alam naman natin na hen siya, pero nakikita ko siyang ganun din yung pwestuhan niya, bagsak puwet. Pero ngayon, ang kulit-kulit niya, hindi ko siya makuhaan ng video. Kasi nakikita niya ako eh, hindi siya mapakali. Kaya mahirap ko makuhan si Maha na bagsak yung puwet, pero alam naman na natin na hen siya. So, ayun ang bago kong natutunan na shinare ko ngayon sa inyo. Kaya observe nyo na mga alaga nyo, tignan nyo kung bagsak ang puwet at buntot. Ang ibig sabihin nun ay sila ay hen or babae or female. Okay? At dito na nagtatapos ang ating video. Salamat sa panonood. At kung may natutunan kayong bagong tricks kung paano mag-gender ng African lovebirds sa pag-o-observe, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung ikaw ay bago pa lang, syempre sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Then, shoutouts! Salamat sa mga sumusuporta sa aming channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.